5 things na dapat dala nyo dito sa Amerika kapag mag-migrate na kayo. Hello guys! Ayan, so today pupunta tayo ng Home Depot. Bibili ako ng mga mulch tsaka ng topsoil para sa aking lawn, ganyan, sa garden bed. Ang ganda ng puno guys, tingnan naman. So ipapakita ko sa inyo, wala lang, bilang fall na dito. Grabe, ang ganda ng mga puno. Tingnan nyo naman. So pag fall ganito yung fall or autumn. Yan yung itsura or kulay ng mga puno dito. May orange, may red, may pink, iba-iba guys. Ang ganda talaga. Simula nung dumating ako dito sa Amerika, na mas na-appreciate ko yung nature. Ganun, kasi bilang alam ko na paano mag-alaga. Hey guys, ayan, nandito na ako sa Home Depot. Kumuha na rin ako ng dali kasi kuha ako ng maraming soil and mulch. So ayan, wait lang. Ingat! Ganda ng mga laman. Pero na-vlog na natin yung dati kaya tayo didiretso sa sa soil area. Ingat! Grabe! Ganda! Pero mamamatay lahat yan sa winter. Parang maganda to dun sa pergola. Pero dapat sa sa spring, not winter. Magulapit na malapit na winter. So ito na yung mga soil. Kaso hindi ko mahanap yung mura na palagi kong binibili. Tingnan naman, soil lang, $10. Hindi yan. Doon lang tayo sa Huwag tayo masyadong bita-bita. Hanapin natin dito. Parang $2 something. Ito, pwede na siguro itong $3 something. Pero mahal pa din, pero okay. Ay, ito pala. $2.67. Ay, tama ba? Yeah, $2.67. Ito. Or ito na lang. Mas kilala tong brand na to eh. Meron nga dun parang $8 ang isa eh. So ito, $4. Pero gano'n ba kabigat? 0.75 cubic feet. So, puro 0.75 pala. Tignan natin. So, since hindi siya kasa lahat sa kasi marami yung bibiling ko sa Lexus, babalik ako para sa mulch. Titingin lang ako dito kung ano meron. Ito na lang siguro. Wait nga, babasahin ko muna. Meron kasing topsoil na meron ng mga nutrients. Wow, nutrients. May mga fertilizer na kaya medyo mahal yun. Ay, topsoil. Ano sabi niya? Ideal for filling holes and level. Hindi. Ito na nga lang. Ano sabi dito? Medyo mahal to ah. Pero kaya mo na nga. Ano sabi? Lawn and garden soil conditioner. Wow, conditioner. Buhok ba ito? Joke. Sige, ito na lang. Topsoil. Kuha ko nito some. I think, marami pa lang kailangan nito guys. 20 yung kailangan ko nito. And okay, let's go. Ayan, let's go. Kumuha lang ako 18. Baka kasi sobra-sobra naman. So 18, kasi lalagay ko sa ito lang kaya ng kotse. Feeling ko nga parang hindi masyado mabigat. Tapos pagbalik natin, yung mulch naman na nandun, uwi muna ako kasi nga ito lang yung kaya. So babalik na naman ako. Hindi ato. Grabe, kaya kaya to ng kotse. Kaya yan. Kung meron lang akong pickup truck eh. Mas madali eh. Kaso wala eh. Ayan. So ganyan yung mulch. Oh. So nandun yung mga mulch. Wait lang. Ang hirap guys. Okay, wait lang. So ito guys, papakita ko ano yung mga lalagyan ko. Ayun o, lalagyan ko ng soil lahat yan. Kala ko nung una, bibili muna ako ng lahat. Babalik ako dun. Pero inisip ko, lagay ko na muna to para alam ko ilan, kung kulang, di ba? Para pag hindi na ako pabalik pa. So ilalagay ko na muna sa para alam ko. Kasi guys, luminipis yung yung soil every year. So kaya na yata sa ano? Ang tawag dito? I-replenish. Ayun o, tingnan. Wala na, ang nipis na. Ba't matambok? Matambok. So, yan. Okay, pakita ko na sa inyo ang finished product. So, for today's video, aalamin natin ano yung 5 things na dapat dala nyo dito sa Amerika kapag mag-migrate na kayo. So, number 1 is, of course, mga damit at sapatos. Siyempre, kapag nag-migrate or nag-move na kayo dito sa Amerika, hindi naman kagad kayo may bibili ng buong, nyo, di ba, wardrobe nyo. Dapat meron kayong dalang mga damit, yung mga, kahit yung mga basic lang, yung damit, sapatos, jacket. Pag pupunta kayo sa state na malamig, kahit dito sa amin sa Chicago, malamig dito kapag winter, malamig.
lamang. Meron kasing winter na hindi naman yata ganun kalamig, lalo sa California. Pero alam ko merong part ng California na malamig. Pero again, anyway, so going back to the topic, mga damit at sapatos. Ganun yung ginawa ko. So dala ko yung mga damit, mga sapatos, kahit yung mga butas ko damit, dala ko eh. Joke lang. Hindi naman. Yung mga favorite kong ano, so then dala ko. Pero kakasama ang palad, karamihan sa kanila hindi na kasya kasi simula nang migrate ako dito, parang nag-gain na ako ng 15 pounds. Grabe, di ba? Ang sarap kasi mga pagkain dito, guys. So, wala nang talipapa para makabili ako ng gulay anytime. Rumarason eh, no? Hindi. Joke lang. Ayan, going back to the topic, kailangan dala nyo yung mga damit at sapatos nyo. Kung gusto nyo mag-shopping, syempre, kapag may work na kayo, kasi pag pumunta kayo dito, mag-a-adjust pa kayo eh. Lalo sa pera, di ba? Kaya kailangan may dala kayong yung mga apparel. So, ngayon, in short, hindi naman kailangan dala nyo lahat, di ba? Ang ginawa ko nung umalis na ako ng Pilipinas, pinamigay ko na lahat ng mga damit ko na ayoko na at yung mga hindi ko naman dadalhin. So, pinamigay ko na siya sa mga friends ko, sa mga pinsan ko. So, ayun. Number 2, bilang nabanggit ko yung pera, kailangan natin is pera. Syempre, pag magmamigrate at magmumove tayo, hindi pwedeng wala tayong pera. Apa, saan ka pupulutin kung wala kang kaperahan? So, kapag magpupunta ka na or magmamigrate ka na dito sa Amerika, syempre, okay kapag meron kang relatives na willing umalalay sa iyo for the first 3 months, I think, or 2 months, ganun. Syempre, may sariling buhay naman yung mga yan. Ang pangit naman, ito, iano ko lang, ang pangit naman na kapag may pamilya ka, talagang nakadepende ka sa kanila, siguro sa isang buong taon or 6 months, parang ang tagal naman masyado nun. So, siguro yung, alam mo, yun talagang basic lang, kailangan mo lang ng konting alalay siguro sa mga daan talaga. Totoo, yung kapag bagong salta ka sa lugar, mas okay na meron tutulong sa'yo kung parang mga tips ba, do's and don'ts sa lugar na to, ganyan, kung safe ba, may mga iingatan mo, ganyan. So, kailangan may pera ka, hindi yung kailangan nakadepende ka lang all along doon sa kapamilya mo. What if wala kang kapamilya? So, kailangan mo talaga ng pera. So, ayun. Number 3 is yung mga documents or yung mga papeles mo. So, kami na experience namin, like ako, meron ako naiwan ng documents sa Pilipinas. Kunyari, certification ko nung, kunyari, may certification ako sa work, ganyan. Eh, wala akong copy. Nandun sa bahay. So, ginawa ko, pinascan ko pa. So, mas maganda, meron ka ng at least soft copy or kung merong hard copy, dalhin mo naman, syempre. So, yung iba, sa akin, nilagay ko talaga sa Clearbook. Syempre, di ba, pag mag-apply ka naman na ng ano, yung bago ko umalis, magkakasama naman na yun, intact na, pero pinagsama-sama ko na as in talaga lahat-lahat para wala akong makalimutan. Unfortunately, may nakalimutan pa rin ako. So, kaya again, kailangan ko ng another copy of diploma tsaka nung TOR. Buti na lang sa amin sa FEU, merong, ay, hindi ko alam kung ganun na yata lahat, di ba? Kasi dati, naalala ko nung time ko nung fresh grad pa lang ako, wala pa, ang hirap pa mag-request nung, ang tanda na pala ako, ilang taon ba yun? Ang hirap mag-request pa ng diploma tsaka TOR, wala pa yata akong online before. Pero ngayon, nung nag-check ako, oy, meron na pala, parang online-online na lang, tapos papadala na nila, parang certified true copy, eklabo, ganyan. Kailangan talaga may mga documents mo kasi merong mga work dito sa US na kailangan mo ng ano, certification. So, yun. Or ano pa ba yung mga val? Yung mga kailangan talaga, like birth certificate. Pero, parang never ko naman ginamit yung birth certificate dito. So, yun. Kadalasan green card na yung ginagamit ko. Number 4 is, ito, intangible thing to. Ano ba ibig sabihin ng intangible? Hindi mo saan nakikita at nahawakan physically. So, yun yung intangible thing. Yung first 3 na sinabi ko kasi, tangible yun. Yun nga. Recap lang tayo. Number 1 is, yung damit at mga sapatos mo. Yun, in short, mga wardrobe mo kasi kailangan mo naman panimula dito. Number 2 is pera kasi kapag magmamigrate at magmumove ka, yun talaga yung pinaka malaki impact at kailangan mo talaga. Number 3 is yung mga documents mo para hindi maghihinder or hindi mag-stop kapag mag-apply ka ng work kasi kunyari kailangan dun as a requirement, hindi yung nasa Pilipinas pa para, di ba, alam mo yun, so matatagalan pa. So number 4 is discipline. So bakit ko sinabi yung discipline? Kasi importante to, guys. Meron tayong mga parang tawag dito, gestures, ni gestures eh. Yung parang mga kaugaliang Pilipino na wag mo nang dalhin dito sa Amerika. Meron akong vlog na nailabas dyan, nalimutan ko lang kung kaya ko i-flash, ipa-flash ko dito yung mga ugaling Pilipino na wag nang dadalhin dito sa Amerika. Kasi merong tayong ibang ugali, guys, na hindi siya applicable, hindi siya maganda tingnan dito. So, yun, disiplina. Kaya ko sinabi number 4, importante yun. Example na lang, mabilis lang. Or kung meron ko alam, guys, na hindi ko mababanggit, mabilis lang to, para hindi masyado mahaba yung vlog. Comment down below para makarelate yung mga tao, try natin sagutin or banggitin sa next vlog. Kasi importante to, guys, kahit saan bansa kayo pumunta, hindi applicable lahat ng mga pinaggagawa natin or mga ugali natin Pilipino. So sa atin siguro maganda yun, pero sa ibang bansa hindi. So ito, example, kapag nasa escalator ka, guys, hindi yung nakabalandra ka lang dyan sa gitna, hindi ganun. Pero sa Pilipinas, alam ko, pinapractice naman na natin sa, so tawag dito, kapag chill ka lang, sa right ka lang, pero yung mga nag-overtake sa left, parang kotse, diba? So sa left, yun yung mga nagmamadali, hindi yung nakabalandra ka lang dyan, at parang kang standing pretty there. So yun, one example sa escalator, kasi guys, meron talaga dito, i-call out ka talaga, talagang sasabihan ka na, move!
Ganun. Ano pa? Tapos wag yung masyado maingay. Let's say, nasa ano ka, Mercury Dragano. Nasa mga supermarket ka. Tapos sobrang ingay mo. Dito, guys, ano sila, parang binavalue nila yung privacy. Yung parang mind your own bubble. Yan, ganyan. So, kapag ano, na-invade mo na yung privacy nila, it's a no-no. Parang, kunyari sa pila, di ba? Parang sa Pilipinas, kasi ang dami naman tao naman talaga. Diba? Hindi maiwasan kaya na pila sa Jollibee, ganyan, or sa McDo. Talaga dikit na dikit tayo, di ba? Dito, guys, hindi. Parang, pina-practice na yung social distancing dito. Nagulat din ako. Medyo ano sila sa privacy nila. Tapos ayaw na ayaw nila. Pero ako, eto, kapag nakita-kita tayo mga Pilipino, alam mo, kunyari pag merong maingay doon sa isang ano, isang banda doon, tas ang iingay, alam mo mga Pilipino. Pero totoo, pag nagsama-sama talaga tayo, in fairness naman, ang saya naman talaga, di ba? Sobrang ingay natin, ayaw nila ng ganun, guys. Talagang naka-experience hata kami before na kin-all out kami. Pero sabi ko, doon ko na-experience na, ay, hindi nga talaga maganda tignan. Kasi ako dati, nung nagko-commute ako dati sa Pilipinas MRT, pag merong maingay, di ba? Parang nakakairita naman talaga. Ganon din sila, lalo kung hindi nila naiintindihan yung sinasabi mo. Di ba kasi yung Tagalog. So yun, ano pa ba? Sa elevator naman, ganon din. Elevator sa train, paunahin yung mga lumalabas. Hindi yung makikipag-unahan ka pumasok. Ganyan. Tapos ito pala, medyo, ito ipractice yung sa Pilipinas to, guys. Kasi maganda tong, ako ganon na rin ako sa Pilipinas, nabanggit ko na rin to talaga dati. Kunyari pasok ka ng mall, di ba? Or ng any establishment. Kapag pumasok ka ng pinto, i-ano mo, i-hold mo yung pinto bago mo, in short, huwag mo iwanan yung pinto. Check mo kung merong tao sa likod mo and then hold it for him or for her. So yun. Hindi yung pasok ka lang, balak sa buhay mo, ganyan, di ba? Pag bukas mo ng pinto, tingnan mo kung merong tao sa likod mo and then antayin mo siyang pumasok or hawakan yung pinto para sa sarili niya, para gawin din niya dun sa susunod sa kanya. So, yun. At ito pa pala, guys, kapag kakain kayo sa mga fast food, linisin niyo yung kami, ginagawa namin yun sa Pilipinas pa lang eh. Nililinis namin yung sarili naming pinagkainan, tapon mo. Kasi grabe naman, di ba, parang kaya mo namang gawin, ba't iuutos mo pa sa iba. So yun yung mga, ano ba yung mga hindi ko pa nabanggit, comment down below. So yun yung number 4, guys, discipline. Kaya importante yun, di ba, sana na-realize nyo kasi talagang ano yun, parang etiquette. What? Spell. Number 5 and last but not the least, wow, motivation. Totoo to, guys, kasi di ba kapag OFW talaga, ang hirap kaya kapag OFW. Yung mga napapanood ko sa kay Sir Idol Rabi, pag OFW, di ba hirap na hirap talaga sa mahalay sa pamilya. Totoo naman yun. Kunyari siyempre sa vlog nakikita nyo ang seseko pero ba pala, lungkot pala sa tunay na buhay. Hindi, okay naman. Kasi sabi ko lang, yung motivation kasi kapag nandito ka na, kaya ka nga umalis ang Pilipinas eh, kasi ano eh, gusto mo diba sa, ano tawag dito, greener pasture. Ganyan. Go greener pasture. Para talagang, kaya mga kababayan natin umalis ng bansa, and hindi naman dahil ayaw lang nila sa bansa natin, gusto nila ng magandang future. Yun talaga yun. So, ayun. Kaya kailangan palagi mong baon yung motivation mo. Kasi kapag hindi ka na motivated dito, eh huwag ka na dito, hindi ka naman pala masaya dito eh. Di ba? Ayun. Kaya, mga nakailang beses na ako na ayun. Pero importante rin yung motivation, and I think it's synonymous with ano din, di ba? Determination para mag-succeed ka sa buhay. Ako, andito ako para sa mga tawag dito, yung mga na-inspire din natin ng mga kababayan na gusto pumunta rin dito. So ayun, maging motivated lang kayo, at pag nagpunta na kayo dito, I promise, I mean, lahat ng hard work nyo magpe-pay off. So, ayun. Ang dami ko sinasabi, ang haba na ng vlog. Pero, that's it for today, guys. Sana na-enjoy yung vlog na to. Yung part 1 na nag-home depot tayo. So, ganun yung buhay Amerika, guys. Walang gagawa nun sa'yo. So, talagang ganun. So, sa mga bago dito, yun po yung mga ganap natin. Yung first part ng vlog ko normally about yung ganap-ganap sa Amerika. And then, part 2 is Q&A. So, that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at notification bell para uploaded para updated ka kapag may bago kong vlog or upload. Every Saturday is 12:01 PM Manila time. Check out my reels on Instagram and check me out on TikTok. Follow me sa mga social media accounts ko. Ayan, at magkita-kita tayo sa next vlog. Peace.